Hello po sa aking mga kaibigan. Welcome again sa aking kusina. Alam nyo guys, meron tayong lulutuin ngayon. At alam ko, hindi naman lahat pero marami ang hindi nakakaalam sa putaing ito. Ang lutuin natin ngayon ay tinulang manok sa kamuting kahoy. Oh, di ba? Narinig mo po yan? Hindi nyo alam yan. Itong dish po na ito, ito po yung madalas ginagamit sa... Ilunggo dish po ito. At ito po yung madalas niluluto sa mga baryo o malalayong lugar. At sa mga taga Luzon o sa Mindanao, hindi po alam ang dish na ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tinulang manok sa kamuting kahoy. Ito po yung lulutuin natin ngayon. At tara, at umpisa na natin. Bibili po tayo ng kamuting kahoy. Doon po tayo bibili sa may ano eh. Meron po kami ano dito, Asian shop. Yours. Yeah. Tingnan po natin mamaya doon kung merong kamuting kahoy at bibili tayo ng isa para meron tayong pangsahog na sa ating manok mamaya. Ating lulutuin. Po yung shop na pupuntahan natin. Yours. Yan po ang Asian shop. Problema lang po dito sa Asian shop eh. Palaging puno yung parking. Tingnan natin may kung may bakante. Parang tayo. Tama, may umalis. Ayan po yung pupuntahan namin. Yung food shop na pupuntahan natin. Your supermarket. Asian po. Asian shop po yan. Kailangan po natin magmas. Para papasukin tayo. Hindi tayo papasukin pag walang mask. Medyo mahigpit po dito sa England. Balik ka data. Ayan, tara. Ito po yung kukunin natin. Ayan. Tayo at makapagboto na. At tara at umpisa na natin. So ito na po pala guys yung mga sangkap natin. Meron po tayong manok.
yung manok natin ay nahiwa na, na-chop na. At dapat ito ay native na manok. Ito pong gamit natin ay corn feed. Corn feed chicken yan. At saka meron po tayong tanlad. Tsaka yung dahon, yung spinach. At saka ito po, yung pinaka-ingredient niya. Yan, yan. Ito po yung kamoting kahoy. Ayan. At saka meron po tayong sibuyas, bawang, luya, at saka sili. At saka simple, hindi mawawala yung asin. Ano? Maghihiwa lang po tayo ng sibuyas muna. Ano? Mga isang sibuyas, tama na yun. Saka bawang. Alam niyo po kasi, guys, lumaki po ako sa aking lola. So nung maliit pa ako, pag kumatay yung manok, pag nagkatay yung lola ko ng manok na native, ito po yung madalas na luluto niya, yung tinula siya sa sa kamuting kahoy. Kaya natututunan ko po itong itong dish na ito sa aking lola. Napakasimple at napakadaling lutuin po ito, guys. Pag na pag napanood nyo itong video mamaya, subukan nyo at sigurado masasarapan po kayo. Kasi ito po yung mga niluluto ng mga matatanda ng araw. Hindi pa uso yung mga maraming Ricardo o Yan ang sabi ko, madalas niluluto po ito sa mga baryo, sa mga malayo sa bayan. So, ayan, magigisa na po tayo. Gisahin muna natin yung karne natin at saka patutuyan. Ayan po, medyo mainit na. Maglalagay lang po tayo ng konting mantika. Konti lang kasi yung manok mamaya magmamantika yan, at saka yun ang pinakamasarap, yung igigisa po natin siya sa sariling mantika niya pag nag-reduce na yung oil ng manok. Yan ang tunay na lasa ng manok mamaya paglabas. Sabot mo natin yung sibuya. Ayan. Pasensya po. Pasensya na po. Medyo maingay po yung hood eh. Tapos hindi nyo masyadong marinig yung sinasabi ko. Lagyan na rin po natin yung yung luya. Saka po yung manok. Ayan. Lagyan na natin. Tapos, lagyan po natin ng asin. Medyo dami-damihan natin po yung asin para mamaya pag, pag natuyo, malasang malasa. Pero huwag naman masyado, baka mamaya maalat. Para mag-absorb yung salt sa, sa meat ng, ng chicken natin. Tapos takpan na natin. Hintayin natin na mag-reduce yung katas ng manok. At patutuyuan natin siya. So mamaya, pag ang manok kasi, lalabas yung juice, yung natural juice niya. Pag medyo natuyo, doon na natin sa
sinasabi nilang sinasangkot sa ano sa flavor niya. Masarap kasi ang lasa ng manok pag yung natutuyuan eh. Saka mo siya isasangkot sa bago lagyan ng tubig. So habang naghihintay tayo, shot mo tayo ng wine para medyo may pampainit. Gusto niyo po ba? Meron ba akong wine dito? Para hindi tayo mag-board habang nagpapalambo tayo. Ako. Cheers! Ayan po. Tingnan po ninyo. Medyo lumalabas na po yung ano, yung pinakakatas ng manok. So mamaya patutuyuan natin siya sa paging medyo nagmamantika na may sasangkot sa na pinakakatas ng manok. So mamaya patutuyuan natin siya sa paging medyo nagmamantika na may sasangkot sa natin bago lagyan natin ano, bago lagyan ng tubig. Ito na po yung gagawin natin sa ating ano, lemongrass ano. Ipitin na natin. Ayan o, diba? May arti pa yan o. Apo, lagyan natin yung ano, yung tanlad. Sama natin yung tanlad sa pagsasangkot siya. Ayan na po siya guys, medyo may nang nawawala yung pinaka juice niya. Ayan, medyo nagmamatika na yung ano, yung manok. Bango ng ano, ng lemongrass. So, pwede na po natin siyang ano, lagyan ng tubig para maalaga na natin. Lalambutan na po natin yung ano, yung manok. Habang naghihintay tayo, habang nagpapakulo, ay babalatan na po natin itong ano, itong amoting kahoy. So ito lang po yung gagawin natin. Ganyan lang po kalaki para madaling pala ano, madaling palalambutin. Tanggalan na po natin ng balat. Ayan po siya. Pagwala ng balat. So, gawin natin ganyan lang po. Ganyan kalaki. Depende po sa inyo kung anong gano'n po kalaki. Pwede nyo po itong hatiin pa, pero masyadong maliit na eh. Ganito lang, tama na to.
po. After 20 minutes o 20 to 25 minutes, pwede na po natin isabay yung ating kamuting kahoy kasi medyo matagal din lumambot itong kamuting kahoy. So, pwede natin isa inisabay sa paglaga. Ayan. Para tamang-tama. Habang pinapalambot natin yung manok, pinapalambot na rin natin yung kamuting kahoy. Ayan guys. Napakasimple na po siya. Diba? Start po tayo. Habang nagpapalambot po tayo ng tinulang manok sa kamuting kahoy. Guys, i-try niyo po ito. Re-recommend ko po ito. Kasi malagi lang po tayo tinulang manok sa papaya, tinulang manok sa sayote. I-try niyo po itong tinulang manok sa kamuting kahoy. 100% magugustuhan. Lalagyan na po natin yung ating sili. Ayan po. Medyo malambot na po siya. Malambot po yung kamuting kahoy natin. Saka yung manok mismo. Malapit na. Ayan po. Ready na po siya. So, pwede na po natin ilagay yung ating dahon. Baho. Mga seconds lang po. At papatayin na natin yung apoy para hindi masyadong malanta yung yung gulay natin. Yung dahon. Tester na, ama tester ko. They can't see me. They can't see me. Huh? Hi. Ito na po siya. Ito po yung kamuting kahoy. Cold. Tikman natin. Oh my God! Sarap! Malagkit po yung malagkit po yung kamuting kahoy. Lasang-lasa mo talaga. Pati yung manok kasi yung manok corn-fed eh. Oh, sarap! Partner natin sa partner natin sa kanin. Yes, I have. Ow. It's my favorite,
guys, my rice. Oh my god. Ang sarap. Guys, subukan niyo pa ito. Come on. Super chan nila. Super chan. Para sa'yo, Koy. Para sa'yo. It's good. Good. Sarap po yung ano niya, yung kamuting kahoy. Parang ano siya, malambot na malambot, parang malagkit. Ayun o. Kahit kamuting kahoy lang, okay na. Wow! Subukan niyo po ito, guys. Masarap. Simple lang at madaling lutuin. Tinulang manok sa kamuting kahoy. See you ulit sa susunod na video. Oh, thank you for watching and see you in my next video. Kaya po tayo.